Hello mga best, welcome again sa aning channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong panood, best. We thank God for everything and we ask for forgiveness. Sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo in His name. Amen. Ganon. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan na and we pray na sana maawa na si Lord at ibalik na sa normal ang buong mundo in Jesus' name. Amen. So shout out sa inyong lahat, best. Diretso ako magbasa sa isang mga comment kasi sayang ang oras talaga. Kay Sister Bella Bell. Hi sis, sa akin 9 months na kami pero never pa nag-video call at may plano na siya na mag-meet kami pagkatapos ng lockdown. Siya lang ang laging nagsisend ng picture sa akin kasi papunta siya sa work pati mga anak niya. Pero never pa kami nag-video call kasi nasa dating site kami na ang mahal. Mahal ng email, 2,000 pesos per email. At sa messages naman, one message is also hundreds. Pero ang bait niya at may plano siyang mag-meet kami pagkatapos ng lockdown. Hindi lahat ng nasa video call ay seryoso at hindi lahat ng nag-video call ay ikaw lang ang mahal. Mas maganda kung meet mo in person pero malaman mong mahal ka. Ayan. So sa you best, 9 months na kayo, never kayong nag-video call. Ganon! Never pa kayong nag-video call in that 9 months. So, magkakaiba naman tayo ng gusto. Baka ikaw yung sa iyo best, okay lang sa iyo yung 9 months na walang video call. No, parang old style na. Yung time na naalala ko talaga, tuwing nagbibideo ko ng ganito, naalala ko yung kaibigan ko na yung kausap niya afam. Matagal na sila, sobrang close nila, okay. At mga picture na pinadala at mga pinadala ng afam, pasado at gustong-gusto niya. Eh ngayon, darating siya. Afam niya is alam niya ang address kung saan siya nakatira, ganung factor. May usapan na sila, magandang plano niya. Eh syempre, yung afam, sinagot na niya. Alam na afam na pag-aari na rin siya ni afam. So, biglang dumating si afam sa bahay ng yung kaibigan ko. Pumunta doon. At tiningnan niya sa taas kasi may kausap doon sa pintuan na ito daw si afam na blah, 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 hinanap siya. Pagtingin niya, test, nasa taas siya, hindi siya napakita. Nakita niya, sobrang takot na takot siya. Hindi talaga niya tight. Hindi niya gusto, nasira lahat ng plano niya. Kumbaga, ito yung okay. Pasado niya, feeling niya, asawa na siya, may asawa na rin siya. Feeling niya, magkapamilya na siya. Tapos nung nakita niya, nako, ito na yung last at first and last niyang afam. Hindi na siya nakipag-afam. Kasi nga, best, surprise, picture best. Pwedeng kahit anong picture ipadala niya. Iba talaga yung video call. Iba yung video call kasi sa long distance relationship, kailangan nyo makita ang isa't isa. Isa yun sa paraan nyo kung makapag-decide kayo dyan. Kung ituloy nyo ba yung afam na yan o hindi. Napaka-kailangan yung video call sa LDR best. Sa'yo, ito yung gusto mo best. So, nirespeto ka namin sa gusto mo. Okay lang sa'yo nung 9 months na wala kayong video call. Sabi mo, kasi ang mahal ng email eh. Bawat email 2,000 pesos. At bawat isang messages is hundreds. Bakit nagstay pa sa isang site na kailangan nyo magbayad? Merong ways, maraming paraan best para kailangan nyo mag-message, mag-video call na libre. Bakit dyan siya nagstay? Marami ata siyang pera para maglabas siya palagi ng pera. Kailangan nyo pumunta na ibang, yung iba dyan, WhatsApp. Yung, pwede kayong mag-Facebook. Sa Facebook, pwede kayong mag-video call dyan ng libre, mag-message kayo ng libre. Pwedeng tumawag ng libre. Ay, wala namang libre pag cellphone ang tinawagan. Ganun. Pero pag nag-Facebook kayo, nag-video call kayo sa Facebook, o WhatsApp kasi walang masyadong idea kasi hindi kami gumagamit niya ng time ko. Pero marami sa inyo dyan na gumagamit talaga ng WhatsApp. Kailangan nyo pumunta ng ibang way best na hindi nyo kailangan gumastos. Bakit hanggang sa 9 months nag-stay pa rin kayo sa sobrang mahal ng bayad? Kung ito total mo lahat ng nagastos niya sa pagbabayad lang ng bawat message niya. Sobrang dami noon, laki noon. Kung pinadala niya sa yun, best, laki ng pera noon. Ito, hello, tayo, hindi ko kailangan ng pera, marami ang pera. Kung ganoon, okay lang. So, bakit ganoon? Bakit hindi niya nagawang lumabas? Na sabihan mo ba siya, best, na
Eh kung asawa na pinag-usapan dito, pupunta na siya dyan after lockdown, seryoso na talaga siya. Eh, sabi mo, hindi naman lahat ng na-video call is seryoso at mahal ka. Totoo yan ba? Hindi lahat ng na-video call dyan na mahal kayo. Pero sa LDR nyo, kailangan nyo mag-video call para nakita nyo kung sino ang kausap nyo. Lalo na pag-asawa o Mr. and Mrs. ang pinagbabanggitan nyo dyan. Eh, malay nyo, hindi nyo tight. Malay mo, pag nagkita kayo ng video camera dyan sa video nyo, eh, sa video nyo kasi, mag-feel nyo yung kausap ninyo, yung kausap nyo LDR, yung kano nyo dyan, afam nyo dyan, mag-feel nyo yan kung talagang enjoy na enjoy kayo sa pagme-message na hindi nyo nakikita ang isa't isa. Iba yung feeling pag nakita nyo. Malay nyo sa personal na pag nakita na kayo ng video call, ano ba yan, hindi ko siya type. Ay, ano ba yan, lalo ko siyang minahal. Ganun. So, may idea ka na. Ngayon pa lang, sabihin mo sa kanya, best, i-open yung idea na ganun. Na pumunta kayo sa ibang ways na mag-usap kayo na walang bayad. Facebook, hindi ba kayo nag-a-add sa Facebook? Nag-video call kayo dyan. Yung time namin sa ano pa yun, yung sa Skype at saka sa Messenger, ganun factor. Pero sa Messenger kasi, video call and tawag, anong gagawin nyo, libre yon. Eh, tulad ng Facebook ngayon. Pag nag-Facebook kayo, merong Facebook Messenger dyan, yung video call ninyo, eh, libre yan. So, umamit kayo ng, i-open mo sa kanya yung ganong ideas, best, para hindi na siya kailangang gumastos. Sabi mo, yun ang dahilan, kasi sobrang mahal eh. 2,000 bawat message niya, bawat email. At 101 ang bawat messages. Ganun. Ang mahal naman. Social naman masyado si Afam, te. Ano pakialam mo, te? Ganun. Walang pakialam, te. Wala nga akong pakialam dyan. Kumbaga, nagbigay lang kami ng ideas, best. Ganun. So, try mong i-open sa kanya yung idea na try niyong pumunta sa ibang ways na hindi kayo kailangan gumastos. Hindi niya kailangan magbayad. So, sa 9 months na yan, sabi mo, pagkatapos ng lockdown, pupunta siya dyan. Siguraduhin mo lang, best, na kung hindi talaga siya mag-video call, eh, tanggap mo talaga siya kung ano siya. Kasi yung kaibigan ko, ganun ang nangyayari. Okay lang sana kung bigla ang ano, personal na kayo magkita, ganun. Surprise yun, best. Hindi nyo alam, baka may parts sa katawan niya na hindi nyo tanggap. Mahirap yun, lalo pag asawa binanggitan nyo. Ang hirap, so umatras pa ganun. So, ito na yung pagkakataon mo na makapag-decide ka ng husto. So, mag-video call kayo dyan. So, mas okay talaga yung video call. Maraming paraan, best, para mag-video call kayo, mag-messages kayo dyan ng libre. So, try mong i-open yan. Mahirap yung bigla ang kasi wala naman tayo na sa unang panahon. Nung panahon kasi ng time na una akong nagsisearch, wala pang ganito. Mostly doon, eh, sulat-sulat lang. Yung nasa wanted pen pal, ganun factor. So, mostly doon, eh, tawag or kaya sulat lang talaga. Eh, ngayon, high-tech na tayo ngayon. Lahat na pwedeng gawin. Kasi, yun, high-tech nga. Pwede kayo mag-video call, best, para makita nyo yung isa't isa. So, maraming salamat sa pag-share mo, best. Basta tandaan mo lang na sigurado ka talaga sa feeling mo. Kasi pag ganyang surprise, never kayong nag-video call. Ganun tayo, tandaan nyo tayo, ang afam na seryoso talaga sa inyo, lahat ng paraan, kaya nilang gawin. Marami silang paraan para mapatunayan nila na mahal nila kayo. At unang-una dyan, gusto talaga nila kayong makita. Mostly naman talaga, gusto kayong makita. Mahirap yung puro na lang, ano, puro na lang tak-tak-tak-tak-tak. Pero kahit simpleng video call, hindi nila magawa. So, try mong i-open, best. At sa feeling mo, ayaw mo ba siyang makita sa video call? Kung ayaw mo siyang makita, best, eh, tuloy-tuloy mo lang yan, best. Kung dyan ka naman nag-enjoy sa ginagawa mo, kung nag-enjoy naman kayo sa ginagawa ninyo, so, sa inyo din yan. Kung ano yung decision ninyo, kayo ang masunod, best. Yung nasa amin, eh, nag-share lang kami ng ideas na kahit pa paano, malay natin, may natutulong yung ideas namin sa inyo. Kasi mahirap na. At maraming salamat sa pag-share mo, best. Na sana kahit paano medyo na-open-minded yung isip mo. Sana nabigyan kita ng konting idea. So, good luck sa iyo, best. And maraming salamat sa pag-share mo. So, kay Chelsea Parino. Magbasa na pala ako ng mga comments. So, Chelsea Parino. Legit scammer yung gano'ng factor. Yung pasawa na afam ninyo na humingin ang financial na tulong. Ingat-ingat kayo dyan, best. Mas okay silang tumulong kaysa sa inyo. Jocelyn Gardos Cruz. Hi, Sally. Good PM. Ang ganda ng mga damit mo. Bagay sa iyo kulay, gusto ko. Gusto ko lahat na bagay sa iyo ang kulay. Gusto ko lahat, mahilig kasi ako sa mahaba na manggas. Sali, pag-ikot ng rings mo, salamat. Maraming salamat, best.
Yung mga damit ko, mga ukay-ukay yan. Hindi ako mahilig sa mga brand nyo. Kasi sa mga ukay-ukay, mga magaganda na kasi. Lalo na yung iba, sobrang social mamili ng mga damit. Tapos yung basura-basura na kaagad pag nasuot lang ng ilang beses. Yung iba nga, hindi pa nila ginamit, binenta na. Nagustuhan lang niya, binili. Mapera kasi sila. Ang lola nyo, hindi mapera. Kaya ukay-ukay lang kaya ko. Ganun. Kaya ko naman ng brand nyo, best. Pero sayang naman mag-brand nyo-brand nyo ko. Magamit ko pa sa ibang bagay yung pera na yun. Ganun. So, sabi mo, ikutin natin ganun. So, diretso ka sa heart, best. Malay mo, mahal ka na affam mo. May affam ka na ba dyan? Kung wala kang affam na matino, maghanap ka na iba, best. Nandito ka sa heart. Ganun. Makatagpo ka ng affam na mahalin ka. Luz Valencia. Hi, sis. Pakiikot naman ang singsing mo. Kung ang affam ko ba ngayon, ay siya na. Ganun? Siya na ba talaga ang destiny ko kay Sister Luz? Ayan, nandito ka sa heart, best, ka sa sunrise. Nandito din yung star. Who knows? Kung okay naman siya, isakyan mo yan, best. Malay mo, seryoso yan. Hindi natin alam, kaya kailangan yung tanungin talaga kung ano yung nagpapagulo sa isip nyo. Itanong nyo ko agad, best, para masagot yan. Kay Gerfa Credo, thumbs up and heart. Salamat, best. Salamat sa panood. At ingat kayo dyan. Kay Christia Bagay, sabi nga, scam yun. Huwag kang magbigay. So, maafaw niyo maghingi ng pera. Ingat kayo dyan, best. Huwag kayong maglabas ng pera. Kay Sister Gina M. Hello, Ate Sally. Really miss you. All your vlogs as in. Oh my God, ang tagal naman ng 4 years, Ate Sally. O nga, matagal yung 4 years, best. Hindi pa rin kayo nagkita. Malabo pa rin siya. Ganun. Ingat kayo dyan. Kay, yan, kay Sister Evangeline Lohera. Ayan, sabi mo, I'm watching your vlog, sis. Paano po? May boyfriend ako, afam. Minsan lang po kami nag-video call kasi bawal po sa work niya. Sundalo po kasi siya. Ano po kaya? Seryoso kaya siya? Mabait naman siya. Tumatawag siya lagi. Audio lang po. Tapos pinakilala niya ako sa anak niya. Okay lang po kaya? Seryoso po kaya siya? Hindi natin alam, best. Kasi marami afam dyan. Pwedeng bait-baitan. Pero hindi natin alam ang totoo. So, willing naman po siyang pumunta ng Pinas na makita ako at ng mga parents ko. Tapos, inaalok niya na ako ng marriage, sis. Kaso dito pa ako sa ibang bansa. Wait down niya na matapos ang kontrata ko. So, malay mo, seryoso, best. So, sakyan-sakyan mo lang yung pinagagawa ng afam mo kung pumasa naman siya sa gusto mo. Eh, who knows? Malay mo, seryoso siya. Ganun. Kay Sister Ellen Fernando, hi Ate Sally, pakiikot ulit ng singsing. Kung makahanap pa ba ako ng afam, always nood ng video mo kahit paulit-ulit ganda ng advice. Maraming salamat sa iyo, Sister Ellen, and shoutout sa iyo, best. Ganun. Nandito ka sa gitna ng sunrise at ka sa star, best. Magkakahanap ka, best. Maghanap ka. Huwag ng factor talaga ng lola niyo. Kala mo, seryoso. Malay mo, totoo ang sinabi ko. Ganun. Kay NGA, scammer yan, best. Huwag mong patulan. Ay, nako. Ang mga pasaway talaga ng afam, gagawin lahat, makapanloko lang. Lalaki, manghihingi ang pera sa isang babae. Nako, hindi yan maganda, pero kung willing kang tumulong, best, okay lang ba? Okay lang, lalo kung mahal mo naman siya, pero timbangin mo pa rin ang feelings mo. Kung okay lang ba sa'yo, God bless you. Tama ang advice mo, best. I'm proud of you. May ganang factor. So, ganyan. Mukhang nabasa ko na ata ang lahat sa inyo. So, maraming, meron pa ata. Rachel D. True, sis, maghanap ka ng kaya mag-video call. Walang rason para hindi kayo mag-video call, sender. Baka pasaway yan eh. Oo, manap kayo ng, ano, best. Yung willing kayo makita sa video call. Ganun yon. Kay Sister Harry Lou. Pasaway yan. Yung humingi ng tulong sa inyo na pera. Ganun. Kay Sister Diana Cabanza. Good day, si Sally. I'm watching your vlog. I always learn a lot po. Keep safe, everyone. Ganun. Maraming salamat, sis. Ingat ka rin dyan. Kay Judith Aseo. Ayan, pasaway yan, te. Yung humingi ng tulong sa iyo, best. Mag-ingat kayo dyan. Pag humingi ng tulong na afam, naku, pasaway talaga yan. Naku, mag-ingat na kayo dyan. Maraming karanasan na yung mga kapatid natin. Kay Sister Loyal Omega. Ate, I miss you. Besaya talaga, shoutout sa mga sa iyo. Hi, sis. Loyal Omega, shoutout sa iyo, best. Ingat kayo dyan. Kay Sister Angeline Natix 2121. Sabi niya, ate, paano po? Pag mahiyain na afam, kasi sa umpisa pa lang, sinasabi niya sa akin na super mahiyain daw siya. If magkita kami soon, kaso mahal niya daw ako, sana daw ako ay huwag ko daw siya tawanan if magkita kami. Tapos, narespeto niya po ako, hindi nanghingi ng mga nudes na pics. At sabi niya, magtiwala siya sa akin na mag-work yung relationship namin. Kasi gusto niya na magbuo kami ng isang pamilya balang araw. At pati sa site ate kung saan kami nag-meet, pina-off niya sa akin. Kasi ayaw niya na daming mag-asakin doon. About love. Love raw. Tsaka punta daw siya dito after pandemic. Pero dami na siyang plano na kasama ako.
At sana daw, lagi akong mag-ingat para sa kanya. May ginong factor, Besh. So, may mga affirm din naman na mahiyain. Hindi naman ba siya na lagi ng I love you. Seryoso talaga. May marami ding affirm na kayang mag-I love you sa'yo, Besh. Pero wala naman sa totoo. So, si Binibining Marikit. Binibining Marikit, ikaw ang dinadalangin ko. Ginong factor. Sa'yo, nag-message si Binibining Marikit, kapatid natin. Sabi niya, yung account niya, sis, deactivated na rin ba? Tama nga ba? So, yung account na affirm mo, pina-deactivate yung sa'yo. Pina-off niya. Ang tanong, sa kanya, naka-off na rin ba? So, mahihayin ang affirm mo. So, ingat-ingat factor. Turuan mo siyang huwag maging mahihayin, Besh. Kasi mahirap niyong naghihayaan kayo, tapos asawa mo yan, nahiya ako sa'yo. Eh, inasawa mo pa ako. Eh, busong. Pag ang affirm kasi mahihayin, turuan niyo siyang huwag maging mahihayin. So, maging jolly ka, maging open-minded ka, ipakita mo sa kanya kung anong gusto mong maging siya. Kumbaga, ipakita mo para mali mo, gayahin niya yung paging ikaw, hindi na siya mahiya sa'yo. Eh, meron nang talagang affirm na mahiyain, pero hindi lahat. Pero pag seryoso ang affirm, eh, mas okay naman yung puro naman na, minsan yung iba dyan eh, puro putak, wala sa gawa. Mas okay yung puro gawa kaysa puro putak, ganun. Yung iba, hindi naman sinasabi, pero ginagawa eh, mas okay kaya yun, Besh. Kaya yung iba dyan, putak-putak, wala naman ginawa. So, mas effective yung may ginagawa, ganun factor. So, sa'yo, Besh, mali mo, seryoso yan. So, sakyan-sakyan mo lang yan siya. At sabihin mo sa kanya, huwag kang mahiya. There's nothing to be ashamed of. Ganon. Ashamed of. There's nothing to be ashamed. Walang dapat ikahiya. Ganon. Kay Sister Chelsea, parehin nyo Happy Sunday si Sally, God bless. So, Happy Monday na, Besh. Hindi ko nabasa siya kahapon. Rachel D, try mo nga maghanap ng kanu sender, ng factor. Maghanap ka daw ng iba, Besh. Yung 4 years na kayo malabo pa rin. Try mo maghanap, Besh. Michael McHealing, Happy Sunday, Madam. Have a good day. God bless. Happy Monday na pala sa iyo, Michael McHealing. Kung sino ka man, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa panood. Ganun. Kasi yung iba dyan, yung walang photo sa picture nyo. So, hindi ko alam sino yan. Ganun. Kay Angie A, sis, tagal naman ang 4 years ninyo. Hindi pa man din dumating si COVID niyan. Eh, hindi pa dumating yung pandemic. Hindi pa kayo nagkikita. Sayang ang panahon para sa akin. Hindi siya ang affirm na para sa iyo, sis. Yan ang opinion ko lang po. Good luck and God bless. So, 4 years nga kayo, malabo pa eh. So, maghanap pa ng iba, Besh. Malay mo, in that 4 years pang nag-go out, kasi, naglumabas kasi sa sitwasyon na dyan, matagpuan mo kaagad ang perfect one for you. Angie A, true love yourself before others. Ganun, tama, Besh. Love yourself first. Sabi mo, sis, kay Angie A, totoo kasi, Sally, kung hindi para sa iyo, huwag ipilit. Una pa lang, dapat mapagmanman. Kasi kung sincere ang isang tao, maski ano at kung sino ka, mamahalin ka talaga. Tama, Besh. Tama yan. So, Macbeth baga, God will make a way. Yes, it's God's will. Age is not a problem, sis. Keep trying. So, mahirap bang makahanap ng affirm pag may edad ka na? So, wala sa edad ang pag-ibig, Besh. Nasa naramdaman nyo yan. So, hindi. Wala sa edad yan. Hindi sa porkit may edad ka na, mahirap maghanap. Iba dyan, sobrang may edad na, nakatagpo nga, ikaw pa kaya. Wala sa edad yan, Besh. Muna, Buenaventura, ate. Hi, ate, may kachat po ako na taga-Germany. Kaso ako lagi una nagchat sa kanya. Saka siya reply, di siya chat kusa sa akin. Ganun, iwasan mo yan, Besh. Hiwalayan mo yan, maghanap ka ng iba. Maraming affirm na gustong-gusto ka makausap at makachat. Pag ganyan, ikaw na una. Kumbaga, parang pinilit mo yung sarili mo sa kanya. Eh, maganda ka, Besh. Maghanap ka ng iba. Deserve mo makatagpo ng affirm na mahalin ka. Kay JPNW, trick lang yan sa mga ganyan. Minsan, susubukan ka lang sa lalaki kung ng money after ka lang. Yung affirm dyan, eh, ganun. May padala daw ng pera, ganun. Package at plane ticket, ganun. Eh, sinusubukan ka ng affirm mo kung mukhang atat-atat ka ba sa ganyan, Besh. Ganun. Huwag kayong maniwala sa ganyan. Mahirap na. Magtiwala lang kayo kung totoo na. Kay JPNW, ulag lang hinahanap pa ganyan. Ulag daw. Yung mga affirm na sobrang guwapo pero kailangan mo mag-hubad. Ako, iba ang gusto nyo, Besh. Mag-ingat kayo dyan. So, nabasa ko natang lahat. Shoutout sa inyong lahat, Besh. Ganun. Maraming salamat sa pag-share ninyo. Mukhang nabasa ko na ito lahat. So, shout out sa inyo and stay safe and God bless.